Kailan po kayo maawa sa mga security guard? Certified sumbungan ng bayan. Yan si Rafi Tulfo. Agarang solusyon at hustisya ang pangako niya sa mga nagrereklamo. Kaya naman ang mga mapang-api sa kapwa. Nanginginig na raw pag sinabihang ipapatulfo kita. Judge, jury, and executioner ang bansag sa kanya. Ang hero ng mga desperado, ngayon tumatakbo sa Senado. 22 million followers sa YouTube at 18 million naman sa Facebook. Hindi nakapagtataka na umarangkada agad si Rafi sa survey bilang number one. Sa ngayon, sa likod ng kanyang no-nonsense persona, aba itong si Rafi, may fun at relax side din pala. Game na game sa mga talent na ipinakita niya sa atin tulad ng pagti-TikTok moves. Kilalanin pa natin si Rafi Tulfo bilang tao at bilang politiko. Siya ba'y kakampi o kaaway? What kind of dad are you? Oh, very loving, caring, and of course, palaging natataranta pag nababalitaan kong late na at wala pa sila sa bahay or hindi ko sila na-account kung nasaan yung kanilang whereabouts. Judge, jury, and executioner ang tawag nila sa'yo. Did you design that persona? Pag ako'y nasa show, I have to project an image na hindi ako malambot. Kasi nga, yung pupunta sa akin, yun yung mga tipong malambot na mga tao, kaya sila naapi, mahina. So, kung mahina sila, tapos mahina pa kung magpag-usap doon sa isinusumbong, tabla-tabla na. At ang sumunod na matapang na uupo ngayon sa silyang puti ni Corina, ang tinatawag nating upuan ng katotohanan, walang iba kung hindi si Senatoria Ball, Rafi Tulfo. Ganda sana ng upuan na ito, pero parang nakakatakot umupo rito. Si pwede Rafi ba tayo magpalit? Si Rafi Tulfo natatakot. Kailan pa natakot si Rafi Tulfo? Ang akin pong mga tanong ay hindi manggagaling sa aking sarili. Okay. Ang akin pong mga tanong dito po sa upuan ng katotohanan ay nanggagaling po sa isang lupo ng mga hurado. Kinabibilangan po ng mga miyembro ng media, kasama sa industriya, ibang senatorial camp, supporters and non-supporters. Basta't kung ano man ang isasagot ninyo, Mr. Senatoria Ball, katotohanan lamang ang nais namin mula sa inyo. Handa na ba kayo? Handang-handa. Paano po kayo tutulong talaga kung kayo po ay nasa lehislatura? I can only do so much as a broadcaster. For me to solve a serious problem in the government, I have to be in the government para matuldukan yung mga problema paulit-ulit na lang inilapit sa akin. Pwede pa rin po bang pumila sa inyo bilang isang broadcaster senator? Why not? Tanong galing sa isang news anchor. Okay. Totoo bang galit kayo sa mga bading? Sino may sabi noon? Fake news siya. I like the LGBT people. Yeah, they're close to my heart. Galing sa isang talent manager. Okay. Right. Are you judge, jury, executioner, hurado, huwes, at taga-Bitay pa? No, I'm not. Yung show ko kasi, may susumbong and then I always make it a point na tawagan yung kabilang side. Mula po sa isang kandidato pa sa pagka-senador, hindi kaya masyadong personal ang inyong definisyon ng hustisya? Because hindi ko binibitiwan yung kaso, especially kung it affects someone na talagang aping-api, mga mahirap na kababayan natin. I'll make it a point na makuha niya yung hustisya right there and then. Galing naman sa isang head of news, gaano kalayo daw ang inyong ambisyon? Pagkatapos po ba ng senador, baka magpresidente? I don't think about that yet. Ito naman po ay galing sa isang matapang na komentarista sa radyo at veteranong reporter. Paano ninyo maiiwasan na sa kabagalan ng pagresolba ng mga problema ay hindi masabing kayo po'y nilamon ng sistema? Of course, meron tinatawag tayong due process and I have to abide with it. The most that I can do is do my best, kausapin yung mga kasamahan ko sa legislatura na para suportahan yung mga bills na gagawin ko. Galing po sa isang profesor, ano ang pinakatama at ano ang pinakamaling ginawa ng administrasyong ito? Ang nakikita ko lang, meron ginawa mabuti yung administrasyon, yung sa bill. That was very good. Yung sa drugs na sinabi ko failure. Because si Presidente mismo nagsabi niyan na he thought na he can solve it in 6 months.
may tinatawag silang tokhang. And then what? Walang support system. Dapat yun sinundan ng rehabilitation. Galing po sa isang PR practitioner, ano po ang masasabi ninyong pinakakulang sa mga nagawa o hindi nagawa ng mga kasalukuyang senador ngayon? Kulang na inyo pong pupunan? Yes. Yung pagtutok sa mga karapatan ng mga pobre natin mamamayan, yung sa mga manggagawa natin, sa mga OFW especially. Kasi every single day, walang mintis. Nakakatanggap ako ng mga reklamo mula sa mga OFWs. Galing po sa isang kapwa ninyo, Senator Yabol. Kung sakali makasama ninyo sa Senado si Pangulong Duterte at siya'y habulin ng ICC, dapat bang protektahan ng Senado si Senador Duterte? Una sa lahat, nakakaya, Corina, na makita ng ibang bansa na hindi natin kayang maglitis ng mga kababayan natin. Whether that be former president or former politicians or anybody for that matter, kaya natin eh. So dito natin litisin yung kaso ni Presidente. Kayo po ay magiging guest candidate sa lahat ng mga presidential. Yes, yes, sa lahat. Bakit po? Kasi ang gusto ko ay wala akong loyalty sa anumang partido. Ang loyalty ko ay sa taong bayan. Sa fast talk lamang po ito mula sa isang reporter-producer. Tama lang o mali ang inyong sagot? Okay. Media na tumatanggap ng pera mula sa politiko, regalo lang at sinasabing walang kapalit. Mali. Sa public service, yung pagtanggap ng donation mula sa alam mong kurakot, pero gagamitin mo naman sa pagtulong sa nangangailangan. Mali. Pagtanggap ng pera kapalit ng boto. Mali. Prinsipyo o pondo para sa projects ng sariling constituents? Prinsipyo. Mula sa isang network official, dapat bang palitan na ang batas tungkol sa substitution? Tama. Bakit po? Alam naman ng mga magpapasubstitute last minute kung ano talaga yung plano nila. So parang pinaglaruan lang tayo. So dapat yan mabago. Dapat bang magpa-drug test lahat ng kakandidato? Dapat lang para magkaroon ng tiwala yung mga butante sa kanya. Ano po ang inyong mensahe sa madlang people na naniniwala po sa inyo? Kayo po yung nangunguna ngayon sa survey. Ano po ang inyong pangako sa kanila? Kung ano po yung pagkakilala nyo sa akin, Rafi Tulfo, for 20 years na umaaksyon sa mga problema yung nilapit ninyo, no holds barred, even to the point na parang itataya ko pang buhay ko para sa inyo, mabigyan lang ng solusyon ng inyong hinaing, I will do the same thing when I get there. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Sinong mag-aakala na mula sa pagiging katulong, naging mayor si Leonila Paredes Montero ng Panglao, Bohol? Talagang pambihira ang kwento ng kanyang buhay. Bata pa lang po kayo naramdaman na po ninyo yung talagang hagupit ng hirap ng buhay. Naalala ko po, ma'am, yung bakit yung nanay ko nakahiga lang, umiiyak after the death of my father. And then I saw my two siblings na umiiyak. Ako din nagugutom. Almost 3 days na walang kinakain. And umiiyak na yung mga kapatid ko. Malis ako, sobrang gutom. Gutom na ako. Dahil sa kanilang matinding gutom, inamin ni Mayora na nagnakaw siya sa edad na 6 years old. Malis ako, kapitbahay. Nagnakaw ng niyog, kinain. Kinabukasan, nagnakaw daw siya ulit sa kapitbahay hanggang sa mahuli sa akto. Hoy, ano yan, ha? Ikaw nga talagang nagnanakaw dyan, ano? Napilitan po kayo talagang magnakaw na lang para makakain. Hindi lang ikaw, sa buong pamilya. Gutom talaga. Panganay sa 10 magkakapatid si Leonila. Simple lang noon ang pangarap niya. Pangarap lang namin, ma'am, makakain 3 times a day. Nanay ko, siyang nanguha ng panggatong, kami magbenta. Mga bata, kaming 3 magkapatid. Tulong-tulong! Mula high school, nagtatrabaho noon bilang katulong sa umaga at nag-aaral naman siya sa gabi.
Ano yung trabaho nyo bilang kasambahay? Laba. Magluto, maglinis ng bahay, sahod ko, maitustos ko sa bigas sa pamilya. Ano yan? Yung nila! Hindi mo alam na mamahalin yung vase na binasag mong yan? Pinagmamalupitan siya ng kanyang amo kapag siya'y nagkakamali. Ipapawas ko yan sa sweldo. Tiniis na lang niya ang lahat para maitaguyod lang ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hanggang sa natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Commerce. Dalaga pa nang makarating si Leonila sa Panglao. Dito na rin siya nagkapamilya. Nang nakaipon sa pagiging cook niya sa resort ng kanyang amo sa Bohol, pinasok na niya ang negosyong buy and sell. Nakabili siya ng property, nakapagpatayo ng sariling beach resort, naging matagumpay na negosyante, bago pa man niya pinasok ang politika. Mahirap ang politika. So, bakit talagang pinasok na rin ninyo? Masolusyonan ang mga problema na parang marami kayong complain. Okay. I will try. Okay. So, nanalo ako, ma'am. Last term na ni Mayora sa Panglao. Steam white marlin, the gambas flambe, and the chicken catalan. Kailan lang nagpakita ng talent niya sa pagluluto para sa kanyang mga kababayan at para rin sa mga turista. Mga ona ta! Naiangat niya ang sarili mula sa wala. Naahon ko yung sarili ko. Yung mga tao sa Panglao, makahon din. Gaya ng Panglao na unti-unting lumiwanag, nagkaroon ng kabuhayan ng kinabukasan. Pagkat nangarap siya noon na maiangat din niya ang buhay ng iba. Si Mayora Leonila Paredes Montero, ang Panglao. Mula naman sa prominenteng angkan ng mga politiko, si Simon Romulo Tantoco, na tumatakbo ngayong konsehal sa Pasig City. Apo siya ng dating Senador Alberto Romulo at pamangkin ni Congressman Roman Romulo ng Pasig. Nagka-interes daw siyang pasukin ang larangan ng public service noong nasa kolehiyo pa siya. Pero hindi naman daw niya naisip na i-take advantage ang pangalan ng kanilang angkan sa politika. Yung respeto, hindi yan na ipapasa, hindi rin siya namamana. Me as an individual, kinakailangan paghirapan ko rin yan. Pagka-graduate ng kolehiyo, nagtrabaho sa isang mall company. Naging training ground daw niya ang kanyang trabaho sa kanyang pagsabak sa politika. Dito sa corporate job natin, nakita natin na importanteng makisuyo ka at makiusap at mag-communicate ka sa iba't ibang department. Ganun din sa government eh. We will need to be exposed and we need to constantly communicate with all the different sectors para alam natin kung ano yung kinakailangan nila, ano yung kinalalagyan nila, para doon tayo papasok kung ano pang pwede nating may ambag sa kanila. Gusto raw niyang tutukan ang larangan ng negosyo at kabuhayan kung siya ay palaring manalo. I understand that nasa krisis pangkalusugan, but in the next few years, we have to prepare for the economic crisis, which I believe is a longer lasting pandemic. That's why it's important that we have these programs intact and we should be prepared to jumpstart our economy. Panibagong paraan ng politika ang gustong isulong ni Simon sa mga taga-Pasig. If we really want to elect leaders based on platform, we will have to start with education. In the end, ang mamimili niyan is yung mga botante. Meron silang parang karagdagang kaalaman at experience na sumuri ng bawat kandidato, hindi lang dahil sa pangalan, kung hindi dahil sa kung ano man yung pwede nila ibahagi sa syudad. Mahalaga rin daw ang healthy mind and body para maging isang effective public servant. Pagka healthy tayo, pagka maganda yung pakiramdam natin, magti-trickle down naman yan sa
sa performance and sa trabaho natin. At ito, Simon's Got Talent din pala sa cooking. Hi, Ma'am Corina at yung mga kaibigan natin dito sa Pasig. Gusto ko lang sana i-share sa'yo yung paborito nating recipe ng chicken adobo. Simon. May advice naman ang nanay ni Simon sa kanya. Be yourself. Ang thinking ko kasi sa buhay is kailangan makita ng tao kung sino ka. Kung iahalal ka dahil sa nakita nila sa iyo, then talagang maganda 'yon. Lagi niya iuuna ang kapakanan ng iba bago sarili niya. If in case pala rin po tayo, it's good to say that nanalo tayo hindi dahil sa pangalan o hindi dahil sa sariling kakayahan at sinseridad. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa naming mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.